itinali na lamang sa isang haligi ng bahay sa Purok 9, Bitinago, Barangay Dadyanga South upang hindi ito tuluyang matangay na malalakas na alon. Ang ibang residente, nagsilikas na bitbit ang mga gamit sa kanilang pamamahay. Meron namang sa labas ng isang compound na lamang umano natulog upang mabantayan ang kanilang mga gamit sa pamamahay. Ayon sa mga residente, noong Sabado umano, hinahampas ng mga malalakas na alon ang mga pamamahay at kahapon mag-aalas 6 ng hapon, muling hinampas ng malalakas na alon ang mga bahay sa Purok 9, Bitinago. Noong di ko ang balas dire, noong mga kuan hapit na mga tumpag ng kuan balay. Kasi malakas yung alon kaya nabumagsak na ngayon. Pati yung bahay doon na bagsak di up, malapit nang naano kasi nagkabitak-bitak na yung mga pader nila, hindi naman ganun. At saka yung malakas ang alon. Alos ni makaya ng mga bahay, mga wasak, lahat. Pati doon. Tapos, nag-hakot namin ng mga gamit. Ulit namin doon sa matutom. Para safety kami lahat. Iilan din ang nabitak na ang mga bahagi ng bahay. May mga lupa na rin na gumuho. Pinili na lamang ng ibang mga apektadong residente na sa labas ng isang compound na lamang umano sila matulog habang binabantayan nila ang kanilang kagamitan na nasa labas. Dahil sa takot, naisin na ng ibang lumipat kung may relocation site. Dili na, tagaan lang man may relocation. Dili na dyan kumubalik. Itong sukad-sukad. Karon pa lang dyan nga, diri na dyan ko mismo na tao, pero karon nga, inguna na, di na dyan ko. Kung ako lang, kung may ibigay lang sa amin na tulong ang gobyerno ngayon, tanggapin talaga namin kasi sobrang hirap na kami. Mahirap, mga bata, pag ganito, pag malaki ang alon, pag bumagsak ang yung bahay namin sa laki ng alon, mahirap talaga. Pinangangambahan ngayon ng mga residente na tuluyang matangay na malakas na alon ang kanilang mga bahay. Nasa matagal na panahon na kanilang pinaghirapang ipundar. Shilin Joy Kanda, Brigada News,